Bali, ito po yung binhi namin doon sa 0.6 sa 6,000 square meter na sinasabi ko kung saan eh nasa kabilang barrio pa. Ito po yung bibinhiin namin doon. Biruin nyo mga katongsang 0.6 yun. Kulang na lang ng 0.4 para sa 1 hectare. Ang binhi lang po namin doon ay 15 kilos o 15 kilos na palay. Pero ang variety po kasi nito hybrid, long pin. Ito po yung mga katong. Ito, yan, bali 15 kilos na long pin. Yan po yung hybrid na variety. So, ito po ang mga katong. Pang ano po yan? Pang tagulan daw po talaga. Rain season. Ito po yung long pin. May panag-araw, may panag-ulan na long pin. Kaya ganun po. Ito yung... pang tagulan. Kasi pang tagulan po tayo ngayon. So, yan, makikita natin kung maganda umani talaga itong long binedo sa tagulan. Ito yun, 15 kilos lang po yan. Ipupula namin, then ang magtatanim ay tao, mano-mano. Hindi po pwede itong itanim ng makina. Talagang napaka-kakunti ng binhi. Yung long pin po nito. Biruin nyo sa mga katoksa, 15 kilos sa 6,000 square meter. Imagine paano pagkakasya ninyo, di ba? Paano matatamlan yung ganong kaluwang sa 15 kilos na binhi na palay? Ang karaniwan po kasing binibinhi sa 1 hectare is 120 kilos o tatlong kaban na 40 kilos. Kaya ito sa 15 kilos bali, pumapatak lang po siya ng 25 kilos sa hektarya. Eh, 0.6 lang po yun. Kaya, 15 kilos. So, imagine mga katongs. Kaya, titignan natin kung ano ang magiging kalalabasan ng pag-aanin nito. Mga katongs. Ito po ay variety ng long pin hybrid. Yan. Bababat po namin ngayon. Ang babat po nito ay 10 hours lang po. Hindi po kamukha ng inbreed na 24 hours. Ito, bababad lang po namin ngayon, 9, alas 9. So, bukas na alas 7, pwede na po namin hanguin at ipayangyangin hanggang sa pumutok na po yung buto niya. Ito yung pinakabuti ng palay. Yan. So, yan po yung butil niya. So, ibababad na po namin ni Ding Dong. Ding Dong, ibababad na natin. Yan. Dito na lang po namin ibababad dyan. Sa palanggana. Yan. Kasi yan. Yun o, ganda. Yan. So ayan, bali bukas na po namin hahanguin yan. Yun o, magandang araw mga katoks. At syempre magandang buhay sa inyong lahat. Isa na namang araw na puno ng adventure sa bukid. Trabaho. Syempre kasama ko ang mga kamanda boys, si Ding Dong at si Bato. Bago nga po pala ako lumusong, ipakita ko po sa inyo yung binabat ko kagabi. Ito po, yung long pin na hybrid. Bali, ayan po. Hahanguin na po namin yan sa tubig. Ito. Bali, 10 oras na.
Christian Arts lang po ang ano ito. Alas 7 na ano. Binabad po namin to alas 9. Gawin natin tatlo para hindi ganun tulog. Kuha pa. Ayan mga katong at babanlawan ko lang po para sana mawala yung panang gamot. Kaya maganda to muna ito, baka bukas din ng hapon maisabog ito. No. Long pin. Okay, yun lang kung dahil hindi tumubo. Long pin? Oo. Kala. Kita ka rin. Kaya sabi nga. Ayun, kung tutubot. Kaya kita rin long pin din. Pakita ko lang po sa inyo yung ito na po yung mga maliliit. Bali, nilipat ko po siya sila dito dahil baga, inano ko na yung area na yun, tinubuna kasi puno na unang dumi. Tapos yung kulungan, yung marumi na. Mamaya, isprayan ko. So, ayan, pati yung kanan, marumi. Ayan. Ganyan, tingnan nyo yung itsura tuloy. Nagbalot-balot na lang ng dumi yung balahibo. Ayan. Kaya, ang pangit ng balahibo yun. Pagka, isprayan ko sila. Pagka, nililis ko po yung kulungan, mamaya. So ewan ko lang gagana pa yung power spray na bomba. Alam ko sira yun eh. Ayan, nilipat ko po sila dito sa medyo maluwang at saka naka open. So ayan, sumigla na sila. Tapos pinatambakan ko na rin po ng ipa kung area na puro dumi ng bibe. Ngayon, ayan yung mga aking alaga. Masisigla na. So, ayun nga po mga katongs, nagtataka ako. Napakadaming umiitlog ng aking mga alaga. So, doon o. Oh, ang daming itlog. Tapos ito, may itlog na naman dito. Ayun. Ayun. Tapos, dito, nagulat ako. Ang daming itlog. Ayan o. Nung isang araw, nung binilang ko po yan, kwan lang yan, 7. Ngayon, 2, 4, 6, 8, 14 na. Tapos yan, may umiitlog dito na 3. Ayan. May itlog na 3. Tapos, dito sa 20 pukad. Ito, nagtatawa, pinaghati. Hinati ko na po yung itlog dito. So ngayon, ayan, puno na naman. Paano kaya gagawin dito? Ayan o. So, talaga naman ang dami. Ang daming umiitlog na bibe. Talagang mabilis. Ayan o, dami na naman itlog. Samantalang hinati ko na po yan, nilagay ko dito. So, ngayon, ayan, puno na naman.
Meron na naman pong 40 yan. Tapos sa inyong kuan natin, mga native na manok. Silipin ko po kung ilan na itlog. So, mamaya nga po, bali kukunin ko ito, ayusin yung itlogan para sa ganun eh, separate na sila. Bukod-bukod sila ng pugad. Alright mga katong, sa lulusong na po kami. Bali, kukunin po namin yung makina, isasakay namin sa treasure para dalhin doon sa kalahati hektarya mahigit. Ilang baryo wala po kasing kwan eh, yung trailer at saka yung gulong, kaya gagamit po kami ng treasure. Araw na lang tatanim niya. Alin? Dapog. Okay, yung dapog tumalab na ipataba, ano? Tumalab na ipataba. Ha? Ayun mangitim na eh. So ayan po yung dapog. So ayos siya mga katong. At malapit na magtanim ang makina. Natuyo ata to. Butas yan. Ha? Butas. Mamaya mapag-repair na dito nang matulog na yung tubig. I-repair po namin yung mga pilapil. Bak, gusto mo? Pakasin, pakasin. Ha? Tinutulak lang yan. Kaya kakapit dito. Ha? Galing ba yung tunga? Galing ha? Galing na na. Wow, magic! Galing yan eh. So, yan po mga katongs. Bali, ilahin na lang po namin yung makina. Hindi maikakarga, mataas eh. Mabigat to. Ha? Eh? Tanggalin mo na yung ano, yung suyo to. Trabaho na naman sa bukid. Bato, karga mo na yung mga suyod. Tanggal mo yung pambel. Ah. Tulak.
Ayan. Yeah.
ito po yung mga katongs. Ayan. Okay, maganda nga yan, walang tubig. Babaon yung tuwal. Okay. Assembly. Ah, gulong, gulong. Bira. Sali naman ng diesel. Di naman ano yun ang maghapon yun. Apat na pitak lang. Bakod na yun. Kaya may mga paikot ng bahay na yun. Ito po yung 6,000 square meter. Kabilang barrio na po ito.